Maraming mga hadlang para ang tao tumahimik at lumigaya. Maraming mga balakid. People have great enemies and challenges. And some of them could be depression or insecurity or anxiety. Mga alalahanin, mga kinakatakot na umaagaw ng ating kapayapaan. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagitan natin, Answer to Insecurity and Depression. Ano po ba ang napakarami mga concerns ng tao? What are some of people's grave concerns and fears? Most of those fears come from our basic needs. People have to exist. People have to live. We worry about our food, our drink. There's a grave fear of hunger and thirst, even to those people who have lots of money and savings. Iniisip natin kung minsan, baka marami tayong pera pero wala tayong mabili. Baka ma-deplete yung resources ng planeta, baka mag-gyera, baka may pumutok na bulkan, makatang mga supply, etc., etc. We worry about shelter. And many people have this fear of homelessness, though some of them have probably multiple homes. Maraming takot ang tao na may kinalaman sa kanyang pangangailangan, especially for protection and safety. People are afraid. Natatakot tayo sa kapwa-tao, natatakot tayo sa mga hayop, mga insekto, natatakot tayo sa pulog, sa kidlat, sa bagyo, sa baha, sa El Niño, sa La Niña, sa mga bulkang sumasabog, kung ano-ano pa. And of course, people fear death. And the fear of death is on top of many people's lists of grave concerns. Yun yung mga basic needs natin. Pero hindi lang naman yun ang need ng tao. People are also sometimes bothered by what you might call intermediate needs. The need for acceptance. Sometimes you have everything pero hindi ka sikat, hindi ka paborito, wala kang masyadong kakilala o kaibigan, at yun ay malaki ring problema ko minsan. We need affirmation. Dapat natin nadidinig, very good, you are welcome, ang ganda mo, ang ganda ng damit mo. Hindi tayo sapat na nasisiyahan na gusto natin ang itsura natin. Kailangan gusto rin ang kapwa natin. We need affirmation. And we need comfort. Physical comfort, spiritual, and emotional comfort. Because of these needs that sometimes go unmet, many people have trouble and people lack peace. Then there are the so-called higher needs. Aside from all that, people also need peace. Minsan, nasa iyo na lahat, pero magulo yung kalooban mo, hindi ka tahimik, parang nababaliwala ang lahat. Parang kuminsan, nasasayang ang mga accomplishment, ang mga naipon, ang mga kuminsan, kasikatan pa, pag ang tao hindi matahimik, walang kapayapaan. Higher needs might also include our need for righteousness. Dapat nating laging maalala, dapat tayong makumbinsin na tayo'y tama, na natutuwa sa atin, hindi lang mga tao, pati ang Diyos. Because we have such a thing as fear of evil. Fear of our own demons. Fear of results of wrongdoing. Kaya maraming mga tao sa kanilang guilt, sa kanilang hirap ng loob na sa mga maling ginawa na alam nila, hindi rin masaya sa buhay. Because we have fear of punishment for wrongdoing. And many people are also obsessed with fear of going to hell. Those kinds of fears. Higher needs also include the needs of our spiritual life. An eternal life. Kailangan natin ng eternal bliss. Hindi tayo kontento na masaya dito sa buhay, kumpleto ang pangangailangan, kailangan masaya rin tayo at nakakatiyak ng pupuntahan ng ating espiritu, na tayo'y ligtas, na tayo'y babalik sa Diyos. People need assurances of heaven after this life. Paano ang lahat-lahat ng yan matutugunan? Ang dami. May physical need, may emotional need, merong spiritual need, merong social need. At kung i-grade pa yan ng mga sociologists and psychologists, meron siyang basic, may intermediate, at merong higher needs. What is God's answer to man's grave insecurity and depression? Kung minsan ang tao ang ganda-ganda, pero may insecurity pa rin. Ang yaman-yaman, may insecurity. Kung minsan, sikat na, kulang pa rin sa kanya. Ano ang sagot ng Diyos? At isa sa mga sagot niya na nasa Biblia, Psalm 23 verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures.
He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. One of the most powerful and famous chapters of the Old Testament, Psalm 23. You can imagine the psalmist nung ito ay binigkas, sinulat, nilikha, at inawit-awit at pinaulit-ulit awitin. Ano kaya ang kalagayan niya? Maaring siya ay isang mananampalataya na siguradong-sigurado sa kalagayan niya sa Diyos. At inisa-isa lang niya dito kung ba't siya sigurado. Inilista niya para malaman ng iba, marinig ng iba, at nang tulad niya, maging sigurado rin sila sa kanilang mga buhay. Pero pwede rin baligtad. Pwedeng isa rin itong mananampalataya na hindi sigurado. Nag-aalinlangan, nangangapa, nai-insecure. At sa kanyang mga pagbubulay-bulay, sa kanyang mga araw, gabi ng takot, lungkot, pangamba, nervyos, hinanap niya ang maaaring maging dahilan para siya magkaroon ng kapayapaan. At anong kanyang ginawa? Ipinaalala niya sa sarili niya kung sino siya. At kumbaga siya ay tupa kung sino ang kanyang pastol. At inisa-isa niya ang dapat niyang maalala at maisip para mawala ang kanyang takot, lungkot, pangamba. So maaari itong mag-apply kahit kanino sa atin. Kung kayo yung secure na secure sa buhay, recite this, sing this, memorize this, share this with people so that they too may be like you. Secure, quiet, peaceful, happy, contented. Pero kung kayo naman yung kabaligtiran, insecure, afraid, bothered, troubled, upset, anxious, stressed, etc., etc., dapat din gawin, pag-aralan ang chapter na ito, memoryahin, bigkasin, isa ulo, isa isip, isa buhay. At kung dinadalaw tayo ng ganung mga uri ng mga takot at pangamba, muli-muli balikan, alalahanin, kantahin, tulain, basahin itong Psalm 23. Ano yung mga pinag-usapan nating nagpapahirap ng loob ng taong pangangailangan niya? Food, drink, and shelter. Basic needs. Anong sagot ng Panginoon? Psalm 23:2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Para sa mga tupa, wala namang mahalaga kundi damo at tubig. Kaya lang ang mga tupa sa Israel, kung merong dapat ma-insecure ng mga tupa, sila yon. Kasi most of Israel is a desert or was a desert. So konti ang damo. At lalong konti ang tubig. Isa lang ang ilog doon eh, yung Jordan. At kung makikita nyo yung Jordan, sasabihin nyo, anong klaseng ilog to? Ang liit-liit, ang payat-payat at maputik. At hindi naman kalakihan na ilog ito. Eh yun na yung inaasahan ng buong bayan ng Israel na magdidilig sa kanilang mga halaman. Yun na yung pinupuntahan ng bawat tupa para uminom. Pero sabi nitong tupang nangangamba at na-insecure, pinapaalala niya sa sarili niya kung sino ang Panginoon. Sabi niya, O God, You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water. Pababa po kasi yung terrain ng Israel at itong Jordan na ito ay patungo sa Dead Sea. Kaya may mga bahagi ito na magulo kasi bumababa, may mga bato-bato. Ang mga tupa ayaw nilang uminom pag ang tubig ay gumagalaw, umaagos, lalo't lumalagaslas o rumaragasa. Kahit umuuhaw na sila, hindi sila dudukwang sa tubig na gumagalaw. Kailangan peaceful water. Yung walang kagalaw-galaw. Kaya sabi na itong tupang to, hindi lang ako binibigyan ng damo ng Diyos. Pinahihiga niya ako, pinapagulong-gulong ako, naglulupagi ako sa napakaraming mga berdeng damo. At hindi lang yun. Hindi lang may tubig, tahimik yung tubig.
not only water to drink, but the way I want to drink my water, peaceful. Pinapaalala niya yun. Green pasture, you must remember, is also a shelter. Isang napakasarap na pahingahan at lugar kung saan ang mga tupa ay hindi lang kumakain, nakakapagpahinga pa sa sariwang damo. God gives not only the basics, but also abundance. Anong sabi ng Psalm 23 verse 5? You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. You treat me to a feast with my enemies watching around me. Dapat nating sariwain ang sa kaugalian sa Israel para lalo na tayong magandahan sa verse na ito. Ang mga desert dwellers, mga nakatira sa mga tent, pag may mga dumadaan at kanilang tinanggap sa kanilang tent at pinakain, sumalo sila doon sa tent. Tulad ng ginawa ni Abraham nung dumating ang Diyos at yung mga kasama niyang anghel, hindi naman sa loob ng tent yun eh. Outside the tent, mayroong extension yung tent para lang huwag mainitan yung nakaupo doon sa labas sa carpet at hindi yun sa loob ng tent para presko. Doon nagpapakain yung mga may-ari ng tent na yan. Sa maliliit na mga dulang, kumisa nila, latag lang nila doon sa carpet yung kakainin nila. At kitang-kita ng ibang mga tent dwellers, may bisita pala si kapitbahay kasi hindi sa loob kumakain. Ang ibig sabihin nun, pag ako'y may bahay, pinakain kita at sumalo ako sa iyo, walang pwedeng gumalaw sa iyo sa lahat ng mga taga rito. Dadaan muna sila sa akin. Sabi nga ng matatanda, dadaan muna sa ibabaw ng aking manamig na bangkay bago sila makarating sa iyo. So anong ibig sabihin? Na yung shepherd prepares a feast for you in the presence of your enemies. Sinasabi ng ating shepherd, walang makakagalaw sa kanya mga tupa na hindi mo nadadaan sa kanya. At willing siya na ibigay maging ang kanyang buhay to protect us from our enemy. Of course, we have earthly, worldly enemies. But more than that, we have our spiritual enemy, Satan. At sinasabi ng Panginoon, our shepherd, mamamatay na muna ako bago mo siya mapatay. At talagang ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Namatay siya para sa atin, kaya hindi na tayo pwedeng patayin ng kalaban kasi kinuha na ng Panginoon ang ating lugar at siya na yung namatay para sa atin.